James Harden pinatawa na nga ng parusa ng NBA matapos ng kanyang mga naging komento last week. Pero bago yan ay update muna nga tayo dito kay Lonzo Ball. Matapos kasi sa isang podcast niya with Trae Young na sinabi niya out nga siya for the rest of next season ang dahil sa kanyang knee injury pa rin, itong si Stephen A. Smith ay nag-react nga dito at sinabi niya na I don't think he'll ever be the same. At narinig nga rin daw niya mga idol ayon sa kanyang mga sources na itong si Lonzo ay nahihirapan nga daw na tumayo kapag siya ay nakaupo nang dahil daw sa kanyang knee injury. Ibig sabihin lang doon mga idol, apektado na ng knee injury si Lonzo Ball ng kanyang pang-araw-araw na paggalaw. And kapag ganun mga idol, ibig sabihin lang noon ay malabo na na bumalik itong si Lonzo sa NBA. And talaga namang napakalaking balita niya mga idol. Para mang sinasabi ni Ito Stephen Smith na hindi na babalik itong si Lonzo. Pero may video clip ngang pinos mismo personally itong si Lonzo Ball mga idol bilang reply nga dito sa claim, sa matinding claim, sa outrageous claim ni Stephen A. Smith na nahirapan ngang tumayo itong si Lonzo kapag siya'y naupo. At ang video clip na ito mga idol ay ito, panoorin natin. Stephen A., who are your sources, bro? Please tell me who your sources are. Come on man, you gotta stop yapping. And I actually like you, man. I don't even know you like that, but I like you. So basically mga idol, sa video clip niyang ito ay tinatawag ni Lonzo Ball na sinungaling itong si Stephen A. Smith. Dahil sino ba daw ang kanyang sources? Sa niya ba daw nalaman na siya'y nahihirapan na tumayo kapag siya'y nakaupo? And yung ginagamit pa nga na pangtayo ni Lonzo mga idol ay yung kanyang left knee na injured. So mga idol, isang claim ni Stephen A. Smith on national TV ay isa palang peking claim, fake source, fake news ang binigay ni Stephen A. Smith at napatunayan nga natin yan ng dahil kay Lonzo Ball na mismo. At ngayon ay atin ang pag-usapan itong matinding parusa ni Adam Silver ng NBA dito nga kay James Harden matapos ng kanyang mga naging komento last week patungkol sa GM, sa President of Basketball Operations ng Sixers. Inawag niya kasi itong sinungaling mga idol at sinabi niya na never, hindi na siya maglalaro sa isang koponan kung saan si Daryl Morey ang GM. And well mga idol, after siguro ng investigasyon, ng analysisyon at kung ano na pa mga idol na kanilang pagsusuri, ang NBA ay nauwi sa isang parusa na 100,000 fine para nga dito kay James Harden. 5.6 million pesos mga idol ang mababawas nga dito kay James Harden ng dahil lang sa kanyang naging komento. And well mga idol, actually ang NBPA or ang asosasyon ng mga players ay nag-disagree nga dito. Kanila nga mga idol, parang pinagtatanggol si James Harden sa kanilang naging pahayag. Sabi nga nila dito na we respectfully disagree nga daw sa desisyon ng NBA na disiplinahin si James Harden ng dahil sa kanyang mga naging komento. Naniniwala nga daw sila na hindi vinayolate ni James Harden kung anumang rule ng NBA meron patungkol nga sa public trade demands. So yan nga mga idol ang latest sa sitwasyon ni James Harden at ng Sixers. Pinarusahan nga si Harden ng fine mga idol 100,000 pero mukhang ang pagtatanggol siya ng NBPA or National Basketball Players Association.